tayong nabibig ng deadline ay hindi tayo nangiwi na labanan at ipagtanggol ang ating kabuhayan. Mga kasama, mula kaninang madaling araw at hanggang ngayon ay patuloy tayong naninindigan. Naglunsad tayo ng iba't ibang mga masap na umabot sa 12 masap na pinamunuan ng sektor ng transportasyon. Ngayong araw ay nagaganap ang isang decentralized mass assembly na kung saan ay may 12 mass assembly to. Mula umaga hanggang hapon at itutulak to papunta ng centralized assembly doon sa UST papunta ng Mindiola. Sa decentralized assembly, andito sa meron tayo sa Alabang, sa Sukat, dito sa may Baclaran, sa Agoncillo, kanto ng Petro Hill, sa Monumento, Novaliches, dito sa may ito sa Katipunan, sa Marikina, sa Pasig, at parting sa Anonas ng Anonas Gasolinan, at doon sa may E. Rodriguez, kanto ng Araneta Avenue, at sa Santa Mesa, Save More. Itong 12 masap area na magsisilbing assembly sa bawat main road at sa Sunweb to mamaya doon sa malaking bulto sa harapan ng UST at magmamarcha papunta doon sa Mindiola. Ito ay lalahukan ng 3 days na transport strike kasama ang kasama yung iba't ibang sektor at sa mga region. Nandito yung Soundang Tagalog na mag-a-assembly sila sa Rizal, sa Calamba at sa Laguna. Gayon din sa Baguio, sa Region 6, sa pangunguna ng Bacolod. Sa bukas, magaganap yung kanilang caravan marcha papunta dun sa ahensya ng LTFRB, particular sa Cebu. Ang Cebu naman, ganun din, caravan papunta ng Region 7, LTFRB. At sa Iloilo, bukas din mag-uumpisa yung caravan papunta sa central office. Deadline na bukas ng consolidation, anong plano ng piston? Dahil napipinto na yung deadline ng application for consolidation na kung saan ito yung panimulang hakbang upang makuha yung mga individual na prangkisa at the same time, makuha rin ng mga corporate monopoly. Ang gagawin ng piston sa Mayo 1, yung araw ng huling deadline, ay patuloy pa rin pong magsisilbi yung mga driver at operator. Patuloy pa rin pong bibiyahe dahil sa kalagayan na magkakaroon ng transport crisis. Sa kasalukuyan po, meron silang sariling plano. Bukas po ay dudugtong sila, vigil din para pagsalubong doon sa araw ng mga manggagawa. Ang goal po ninyo, Marvin, ay makaabot ng Mindiola. Sa tingin niyo ba ay manulong sa tingin ng Maynila ngayon? Kung ganun yung sitwasyon, kung saan kami harangin, doon na lang. Either na harangin to sa Morayta, sa iba't ibang mga kabahan ng UST, hanggang doon na lang at doon namin itatayo yung kampuhan, vigil. May permit doon ba kayo? Sa bahagi nung permit ay karapatan ng mga mamamayan na mag-assembly, magpahayag dahil may issue tayong kinakaharap. Anong pag-asa po ninyo sa Supreme Court? Siguro dapat magsalita yung Supreme Court tungkol sa kalagayan natin. Tingnan nila yung o timbang-timbangin nila kung makatarungan o hindi itong programa na inilulunsad. At the same time, kailangan din magsalita si Pangulong BBM para matigil na itong mga kaguluhan na ito at the same time, mapayapang makapagana po yung mga driver at operator natin. Tingnan niya yung kalagayan sa baba. Para may ilan ba ang apektadong piston kung sakasakaling hindi ko talaga pagbigyan after April 30? Ito consolidated and unconsolidated, parehong maapektuhan yan. Kung consolidated man, walang katiyakan
na yung prangkisa ay magagranted. Una, sa mga requirements ng LTFRB, sino ba yung may kakayanan na makapag-provide ng malaking lupain na tapos may 30% pa na space bilang requirements na garahe? Pangalawa, sino bang mga bangko ang magtitiwala na mga magpautang na mga mamahalin 2.4, 2.6, 2.8 na milyones na unit? Sa ganong sitwasyon, mahihirapan na mag-materialize itong programa. At the same time, walang katapusang phase out to dahil sa yung mga papasok na mga minibus ay meron ng tinatawag na year model. Every 15 years ay bibili ka ng bibili. Hindi mo pa nababayaran o baong ka na sa utang, may panibago na namang darating na phase out. Yun po yung kalagay. Ano po ninyo, halimbawa, nag-lapse na yung April 30, sasabihin ng LTFRB, kulorong na kayo, bibiyahin pa ba kayo? Kung yung mga kolorong na naglipa na, naka-terminal pa, kitang-kita, yellow plate, samantalang yung mga may prangkisa at naka-yellow plate, na ibig sabihin, naka-registro pa naman ito, kaya habang naka-pending yung kaso sa Supreme Court at dinidinig ng House of Representatives, ay bibiyahe pa rin po at gagawa ng iba't ibang pamamaraan upang mabuhay yung kanilang pamilya at ang kanilang kabuhayan ay kailangan ipaglaban. Unang-una, umabot na tayo ng almost 79% sa buong bansa ay nag-consolidate na. So this is a very good number. It's clear, no? Talagang majority ng ating sektor sa transportasyon ay sasama dito sa ating programa. Sir, what will happen to the unconsolidated PUJs after ng April 30? Ang gagawin ng DOTR, lalong-lalo ng LTFRB, bibigyan naman natin sila ng due process, no? Yung mga operators na nag-decide na ayaw nilang sumama sa consolidation, bibigyan sila ng show cause, and then they will answer the show cause. So there will be a process wherein sa dulo, sila ay tatanggalan na ng pangkisa at hindi na sila pwedeng pumasada. But definitely, due process will be given to them. Part of the due process is, ano po ba, effective May 1, are they considered kolorum na? No, hindi pa sila kolorum after that. No? Kasi nga, kailangan pa natin silang bigyan ng sulat, kailangan pa nilang sumagot. But within that period, definitely, kung wala na silang prangkisa, they will be considered as such. So they can still ply the routes by May 1? They can still ply the route hanggang magkaroon ng decision ang LTFRB regarding sa pagbawi ng kanilang prangkisa. Sa normal na proseso using, mga ilang linggo or days or months, alam mo, depende lahat yan sa pag-contact, depende yan sa kanilang pagsagot. It could be a week, 2 weeks, or more. It really depends sa proseso na gagawin. Anong say po ba ninyo dun sa halos paulit-ulit na transport strike? Hindi naman ito ang bago lang. Alam mo, parang naging normal na yan, no? Sa buhay ng ating mga mamamayan, commuters, yung kanilang pagtigil pasada. Siguro, we just have to give them that respect na karapatan naman nila yon. Ngunit, ang importante rin dito, may mga batas na kailangan sundin. At saka, ang kailangan dito siguro, foremost, huwag nating gambalahin yung ating mga commuters who only wants to go to work or maybe go to school. No? Kailangan bigyan natin ng normal na buhay ang ating commuters while they are doing their protests. Yeah, nationwide yun. That's almost 79%. Nationwide po, ganun na po kataas ang ating consolidation rate. How about po in Metro Manila? Sa Metro Manila, nandun pa rin tayo sa 50s, almost 60%. No? But definitely, tututukan natin yung Metro Manila. We will make sure na gagampan na natin yung role natin, lalo na sa LTFRB, to give assurance sa ating commuters that there will be enough vehicles or sasakyan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ho ba mababa using yung 50 to 60% ng consolidation sa Metro Manila? Definitely, ang target natin sana mga 60%. Ngunit,
may mga solusyon na nakalatag ang LTFRB. Because at the end of the day, buong NCR ang magtutulungan, ang mga nag-consolidate na korporasyon or kooperatiba, lahat po yan ay tutulong dun sa mga ruta na mabababa ang consolidation. Last na lang yun, like, for soundbite purposes lang po. May masasakin ba ang riding public commuters after ng pagbawi ng franchise ng mga hindi nag-consolidate? Yan ang pinaka-objective ng gobyerno. Bibigyan natin sila ng sapat na sasakyan. Pagtutulungan po yan ng lahat ng ahensya ng gobyerno because they deserve to have a decent option, ika nga, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.